Sa pala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Dakilang Diyos na kapangyarihan. Sa gabing ito, kami po ay labis pong nagpapasalamat. Sapagkat nakakatiyak po kami na walang sayang sa mga pagod, oras, panahon, para kami maglaan ng panambahan sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, salamat po sa buhay ng ating mga kapatid dito, sa patuloy mong pag-iingat sa bawat isa sa amin, sa bawat biyayang walang katumbas ng anumang bagay sa mundo dito. Ang iyong pag-iingat, Panginoon, ang iyong gabay, ang iyong pagtuturo, ang iyong pagpapalakas sa amin para patuloy kaming magtagumpay sa bawat hamon ng buhay. Panginoon, nalangin po namin muli ang pagtuturo mo sa aming buhay, paglilingkod, para ang pagod at sakripisyo ng aking mga kapatid dito ay hindi masayang, Panginoon. Bigyan mo kami ng kakayahan at maintindihan ng isa buhay ang iyong mga salita. At bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya, Panginoon. Bigyan mo kami ng pagtiyaga at pagtitiis upang ang aming espiritual na buhay ay hindi matitinag, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw po ang nagsabi na isa man sa sambahayan ng maglingkod, karamay sa biyaya sa pag-iingat ng mahal namin sa buhay. Sa gabi ito, dalangin po namin hindi lamang ang aming sarili, kundi higit sa lahat ang mga mahal namin sa buhay, lalo-lalo na yung may mga karamdaman, Panginoon. Yung may mga mabibigat na problema, suliranin, yung may mga kinakaharap na kahirapan, Panginoon. Dalangin po namin ang ibayong katatagan para sa aming buhay paglilingkod. Kaming lahat ay magtagumpay, O Diyos. Gamitin mo ang iyong mga salita sa gabing ito para kami po'y matuto, tumatag, at patuloy na maging matibay sa paglilingkod. I-bless mo ang ating mga kapatid na nagiging dahilan sa lugar na ito para ang gawain mo'y patuloy na magtagumpay, simula sa manggagawa ng mga awit mo't manunugtog sa mga kapatid kong walang sawang tumutugon. Mag-akay ka pa ng maraming kaluluwa sa dakong ito. Panginoon, angkin po namin ang isang ng-portion ng tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, sabihin natin Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ang Panginoon. Sabihin po sa inyo sa may sister, brother, answer prayer ka na. Niniwala kayo? Ang magiging pong dahilan ng ating pagiging answered prayer, ang gospel ng ating Panginoong Jesus ayon kay San Lucas chapter 18 verse 1 to 8. Sumain niyo ang Panginoon. Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin at lagi at wag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong ginagalang. Sa lungsod din yaon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan, ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, di gumagalang kaninuman, igagawad ko na ang katarungan. Inihingi ng babae ito sapagkat lagi niya akong ginagambal. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig din niyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos
ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumarain sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal yun. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga tao na nananalig sa kanya. Mga magulang, mga kapatid, mga nanay, mga lola, mga brother, mga sister, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Yung may kagalakan na palakpak sa tayo ba ay kagaya ng isang balo na humihingi sa Diyos.
Amen ba? Minsan mas mabilis tayo magduda, lalong-lalo na wala nangyayari. Kaya nyo si Brother Robin, kung ang panalangin ito yung mag-asawa, magkaka-asawa to. Amen ba, Brother Robin? Kaya yung taong walang sawang humihingi sa kanya, araw-gabi, pinapatunayan dito mga kapatid, na wala na tayong ibang pwedeng paglaanan ng ating mga panalangin, kundi yung Diyos, na pwedeng magbigay ng mga solusyon sa ating mga siguro, sa mga may sakit, wala na siyong ibang dalangin ang tumaling. Sa mga nanay natin dito, sa mga lola, ako'y nakakatiyak na ang inyong mga prayer ay hindi na pang sarili ninyo. Sa mga apo, sa mga anak, sa mga pamangkin, sa mga apo sa buhon, yun ang ating mga prayer request. Pakitanong sa inyong katabi, sister, ano ba ang prayer request mo? Ngayong gabi. Sabi po ng Romans 8:26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. Ang prayer ay hindi lang pagsalita. Prayer is not only a noun, but it is a verb. Ibig sabihin, hindi lang siya internal disposition, hindi lang ito sa puso, sa damdamin, kundi ito ay commitment. Ito ay action. Nakikinig ba kayo? Amen. Kaya yung babae ay sunod ng sunod, sapagkat ayon sa komentary na nalaman ko, ang mga batas noon ay walang permanenteng lugar ng paglilites. At ito daw, ayon sa aking nalaman, ay nakamasid dito ang mga public na kung saan mayroong permit na makinig ng mga paglilites. Kaya kung nasaan yung paglilites ng babaeng palo, nandoon siya. Tayo, hindi na natin kailangan pumunta kung saan-saan. Basta maging dedicated ka lang na mag-attend ng kawain, magsimba, ma-prove natin sa Panginoon na wala tayong ibang ipinupuno sa isip at puso natin. Walang iba yung salita ng Diyos. Andyan pa kayo mga kapatid. Palapakan lang natin ang Panginoon. Sa pananalangin, mga kapatid kay Ejagay, kailangan tayo ay prosedido na makatat ang ating gusto. Tayo, mayroon tayong tinatawag na ningas kugon. Pag sinabing ningas kugon, lumilya at sigla nawawa. Malimit kapag ang ating pananampalataya ay gano'n, wala tayong mapapala. Pagbalik-balik tayo sa ating mga sitwasyon. Pag may karamdaman, naglilingkod. Pag wala ng karamdaman, wala. Pag may kahilingan, umiiyak sa Lord. Pag wala ng kahilingan, nakakalimot na kay Lord. Kaya, sasabihin ng Panginoon, wala kang utang na ito. Pero ang gusto hindi ganun. Sa kabila ng ating pagkukulang, lagi siyang nandiyo. Amen ba? Ang buhay mo, ang lakas mo, ang hininga mo ay patunay na himala na galing kay Elisha. Alam nyo ba, pag ikaw ay na-oxygen sa hospital, ang bawat araw na inuubos ng isang pasyente, malimit isang tanking oxygen ay halagang 4,000.
medyo matipid ka naman at nakakahiyon ka ng konti, 2,000 na. At kapag ikaw ay mayroon ka si Gina, kailangan mo ng 2,000 araw-araw para mabuhay. Kaya yung ikaw ay walang oxygen, yung ikaw ay humihinga ng malaya, ikaw ay answered prayer. Amen. Kaya napakahalaga na kailangan nating magpusige sa paglapit sa Panginoon, sapagkat siya din ang nagbibigay ng kakayahan na tayo ay lumapit, tumawag, maglingkod sa Kanya. Ito si Brother Robin, hindi ko naman sa tinutuwi. Kahit anong aga ko dito pumunta sa Tanay Bill, hindi ko ito nauna. Alam nyo ang basis sa paglilingkod, hindi naman yung kagaan ng self-prayer. Kundi yung tayo ay may malalim na ugnayan sa Diyos. Nakikinig pa kayo? Sabi ng isang coordinator, tinanong ko siya, "Brother, mag-invite ka ng mga attender." Sabi niya, "Brother, di nila ako paniniwala. Kasi mahirap lang kami. Wala kaming pera. Simple lang ang buhay namin. Tapos invite ko pa sila, sasabihin nila sa akin, tingnan mo muna ang sarili mo. Sinong maniniwala sa akin mag-akay na mahirap lang ako?" Pero sabi niya sa akin, "Kung tatanungin niya ang aking puso, sasabihin ko sa kanila na mas mayaman ako kaysa kanila." Kaya totoo yung pananampalataya ay tinuturo sa atin ng Panginoon. Na huwag tayong magsamang lumapit sa Kanya, sapagkat maraming bagay na hindi natin makakamtan base lang sa ating sariling abilidad. Maraming taong mayayaman, maraming taong magpepera, maraming taong matalino, pero maligali. Okay lang po kayo dyan. Walang pangangin ka. Kailangan tayo sa ating paglapit, mayroon tayong tinatawag na determination. Amen ba? Ang kaibahan daw ng may determinasyon ay sa malakas. Ang malakas, kaya niyang bumuhat ng isang sakong bahay o bigas. Ang tawag doon malakas. Yung maliit, pwede niyang magkarga ng isang sakong bigas. Pero ang kakaibahan lang, hanggang kailan tatagal ang kanyang pagkarga ng ganung karga. Maraming taong nakakapaglingkod. Pero ang tanong, may determinasyon ba? Hanggang saan ang pag-ehersya? Kaya yung babaeng baro, isang napakagandang katangian bilang Kristiyan, na siya ay determinado. Determined siya na anuman ang pwedeng mangyari, ay hindi siya agad-agad kaya madaya ang sitwasyon ng mundo, mga kapatid. Kasi wala siyang ibang inaabangan, kundi makamtan ang kanyang kahilingan na igawan ang katarungan ng kanyang hindi. Amen ba? Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi lang kailangan determinado tayo, kailangan confident tayo. We must be confident na ang Diyos ay mabuti. Mabuti ba ang Diyos? Yes. Kapag hindi ka kumbinsido na ang Diyos ay mabuti, mas malaki yung pagdududa mo kaysa pananampalataya. Kaya tingnan mo yung mga taong inaakay nyo. Kahit anong ganda ng sinasabi nyo, hindi nyo sila maaakay. Kasi hindi sila kumbinsido sa Diyos na sinasamdali. Amen ba? Pero yung mga taong nakaranas at kumbinsido siya na ang kanyang Diyos ay mabuti, hindi siya madadaig ng mga bulo.
hindi siya madadaig ng mga pag-aalinda. Siya ay kumbinsido na siya ay may Diyos na mabuhay. Malimit sa mga tao, naniniwala siya na siya ay mahirap na. Naniniwala siya na wala siya ng kakayahan pang bumalik. Minsan, ganun tayo maniwala. Wala nating pag-asa, wala kaming pambaluktor, wala kaming pagpagamot, wala kaming pera, mahina na ako, mahirap ang hanggan namin. Ganun tayo minsan mag-isip. Pero yung taong kumbinsido na meron siyang Diyos, pag sinabi niya, may El Shaddai kami. Sabihin mo sa iyong kapatid, kaya bigyan mo, sister. Mayroon kang El Shaddai. Kaya huwag kang mag-alila. Pag nanonood kayo ng pelikula, ng drama, umiiyak kayo. Bakit? Kumbinsido kayo na inaapil ang inyong bida. Kahit alam nyo, nilulupo lang kayo ng direktor. Amen ba? Amen. Pag nanonood kayo ng pelikula, nagagalit kayo, binabaril ang bida, nagagalit ka sa trailer. Kahit alam mo may direkto. Kasi mayroon kang paniniwala sa pinapanood. Napapaniwalaan namin ang hindi totoo, pero hindi natin napapaniwalaan ang Diyos na totoo. Na siyang mismo may gawa sa buhay mo. Na siyang mismo may gawa sa sarili mo. Kahit El Shaddai ka ng El Shaddai. Kapag hindi ka kumbinsido na ang Diyos na sinasamba mo ay mabuti, mga kapatid ko sa Panginoon, hanggang ganda ang buhay natin. Paano mo paniniwalain ang kapwa mo na ang pinagsasamba mo ngayon sa dahil ay makapangyarihan kung sarili mo mismo ay hindi kumbinsido? Pag sinabi mong Lord, paunanin mo, magdala ka na ng bayan. Sabi ko kanina, minsan kasi hindi natin nakikita yung katotohanan. Sabi mo, Lord, mayroon akong tinanim, paunanin mo naman. Noong umulan na galit ka kasi nakaapa ka ng putik. Noong humingi ka ng ulan, pinaulan ng Diyos. Dahil sa pananim mo. Nung makaapa ka ng putik na galit ka dahil sa ulan, nakalimutan mo na ikaw ang humingi ng ulan. Nakukuha niyo ba? Mga kapatid ko sa Panginoon, sa pag-ibig ay hindi natin. Napakahalaga na mas matibay ang ating pananaw sa buhay spiritual para tayo patuloy na maging matagumpay sa buhay niyo. Hanggang ngayon, may mga kailangan pa tayong hindi natin nakakaw. May mga ginugusto tayo na hindi pa rin nangyayari. Nung ako ay nasa ibang lugar, nasa ibang probinsya ako, naghinanakit ako sa Diyos. Kasi ang bawat kong nag-resume na text sa aking kapatid, walang problema. Sabi ko, Lord, nag-iipon na ako, Lord, bakit problema ang aking laging matatanggap sa text? Tinanong ko ang Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Nag-remission na ako, Lord. Sinisikap ko ng dalhin ang iyong salita. Ipinapangaral ko ang iyong pananampalataya. Bakit marami pa kami problema sa pamilya? Ganun yung aking tanong. At alam niyo, sinagot ako ng Diyos sa akin. Sabi niya, naisip ko, naglilingkod ka na ba? Nagkakaproblema ka ba? Naglilingkod ka na ba? Marami ka pang kahilingan hindi nakakamtan. Lalong-lalong na kung lalay ka pasal.
sa kabila ng kahirapan natin, lalayo tayo sa Kanya. Ano na lang kung wala kang Eshaday na tinatawag? Sila nanay, sila sister, wala nang kwenta ang kanilang pagpunta dito kung wala siyang pananaw. Mas mabuti pang matulog na lang kayo sa bahay. Yung mga lola natin, hindi na mag-charge kayo papunta dito sa hirap ng paglalakad. Kuha niyo. Pero may Diyos na nagbibigay lakas. Kaya kung mga kapatid, yung hindi umaalis, yung hindi nawawala sa presensya ng Panginoon sa Panginoon, yung lagi siyang tumatawag sa Diyos, yun mo makakanta yung sinasabing ibang-iba kay sa iba. Amen ba? Sabihin mo sa iyong kapatid, sister, iba-iba ka na. Umaganda ka. Naniwala naman. Dapat ka. Nalapakan natin ang Panginoon. So, napakahalaga na tayo ay laging proceed with determined, committed sa ating pagiging bansa. Sa panalangin natin, mga kapatid, meron akong isang naaalala ng tayo. Gusto niyo makinig? Sa isang beach daw, isang kaliguan, maraming nililito. At alam mo, meron niyang bangkay, yung tinatawag na watchtower, yung bangkay ng mga nalulunod. Amen ba? Ang bangkay niya sa may beach, nag-aabang lang kung sino malulunod, tatakbo niya. Kung sino sumisigaw, alam niya kung sino ang kanyang lalapitan. Kaya pag may nalulunod, so may baba yung nasa taas at aagapan para hindi malulunod. May nag-iirong doon na isang mga kabataan. Sigaw ng sigaw, mas sabi, nalulunod kami, nalulunod kami. Pero yung bantay, hindi kumagawa. Sabi niya, bakit hindi mo yung inaagapan, mayroong nalulunod? Sabi ng bantay, alam ko ang sigaw ng tumi na nalulunod. At alam ko rin yung sigaw ng mga nagpupanwari. Ang Panginoon, alam niya ang tumatawag sa kanya ng totoo. Alam niya ang nananalangin sa kanya na galing sa puso. Kaya minsan sigaw ka ng sigaw para sinasabi ng Panginoon na nagsasabi ka ba ng totoo. Nakukuha niya. Isang paglapit natin sa Panginoon, we need a persistent heart, we need a genuine heart para makamtan natin ang ating mga gusto sa Panginoon. Ang pagbalang, gabi, kamayo ng tayo. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. At yung mga matagal nyo ng kahilingan, yung mahihirap nyo yung prayer request, gaano man yung kahirap, kapag alam mo kung gusto kung pwedeng tumulong, ilapit mo na sa Kanya. Ipagkatiwala mo sa Kanyang kamay, sa Kanyang kalooban. Sapagkat nandito ka dahil alam mo na sa mga limitasyon, sa mga dulo ng iyong kakayahan, mayroong El Shaddai na pwedeng tumulungan sa iyong kahilingan. Ano ba ang ating kahilingan sa gabi ito sa inyong mga anak, sa mga apo, sa mga mahal natin sa buhay? Sa ating personal na prayer request, ano ba ang gusto mong mangyari? Lagi mong tandaan, hindi ka nagkamali ng lilalapitan. Hindi ka nagkamali ng tinatawagan. Hindi pinagkamali ng kinakausap. Hindi pinagkamali ng hinihinga ng tulong. Walang iba ang ating Yahweh El Shaddai na kayang tumugon sa lahat ng kahilingan. Sabi na ng ating Ebanghelyo ng parabola, kung ang masamang hukom ay binibigay niya ang katarungan sa taong walang sawang paghingi, lalong-lalo na sinus na mabuti, na hindi niya kaya ibigay sa mga taong labis
na dumudulog tumatawag sa Kanya. Ang hinihintay ng Diyos ay ang lubos na pagtitiwala ang prosigido pananalangin na naman ang ating mga kahilingan, material man, financial man, emotional man, spiritual man, lahat ng iyon ay sakop ng Diyos. O, sabi mang Panginoon, habang pinapakinggan natin ang awitin, magtiwala ka na ang Diyos natin ay ang Diyos na katugunan sa ating mga anak. Naniniwala kami na sa gabing ito, Panginoon. Makatamdan din po namin ang ating mga kahilingan ayon sa pagtuturong sa amin kapag kami nagpatuloy at walang sawang tumatawag, tumutulog sa panalangin sa iyo. I-bless mo, Panginoon, ang ating mga kapatid na kulang sa mga matagal ng kahilingan, sa mga mahihirap na kahilingan, sa mga inclusive